Kumusta po sa mga koleksyon po natin dyan? Sana maayos tayong lahat at ligtas sa araw-araw. At muli, nagbabalik po yung ating channel, Dance Collection po. At muli ay magbibigay na naman po tayo ng konting impormasyon tungkol po dito sa mga barya. At kaunting kahilingan lang po mga kakoleksyon, mga idol, kung sakaling magustuhan ninyo yung ating video, ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button, mag-like and share, at i-click na rin po ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pa na mga video. At nagpapasalamat na rin po tayo sa ating mga subscriber po dyan na patuloy po na nakasubaybay po sa ating channel. Maraming maraming salamat po. So yan po mga idol, talakayan po natin ngayon yung mga big 1 piso na Jose Rizal. May series ito na year 1972 at year 1974. So ibig sabihin wala nang ibang taon na ginawa dito. At bumibili tayo ngayon nito mga idol, year 1972 at year 1974 na 1 piso. Ayan po. So bago po tayo magkabilihan mga idol, at para na rin po sa mga hindi pa nakakaalam tungkol po dito sa hawak po natin na 1 piso, alamin muna natin sa record po ng numista kung ilang piraso na ba ang ginawa dito at kung magkano na ba ngayon ang halaga ng year 1972 at year 1974 Jose Rizal na 1 piso. Matagal-tagal na rin po kasi tayong walang idea kung magkano na ba ang halaga nito ngayon. May nakakalap din po tayong balita tungkol po dito, kaya lang mga fake news mga idol. Libo-libo o milyon daw na binibili yung mga ganitong coins. So dumako na po tayo sa record po ng numista dito po sa n.numista.com. So makikita po natin dito mga idol yung 1 piso Jose Rizal. So nandyan po din yung kanyang pictures o yung detalye po ng 1 piso. So makikita rin po natin dito yung buong details po ng overs at yung buong details ng reverse. So ang kanyang age, rated po siya mga idol. So dumako tayo dito kung magkano na ba yung price po nito at kung ilang piraso yung ginawa dito. So makita po natin dito year 1972 at year 1974. So milyong-milyong piraso ang ginawa dito. Bukod po doon sa year 1974 na proof coins na 10,000 lang po yung mintage, ibig sabihin kung ilang piraso lang po yung ginawa dito. Syempre kapag mas marami ang ginawa, mas common mga idol. Ibig sabihin napaka common po ng year 1972. So asahan po natin na mababa din po yung kanyang value. So depende po sa condition ng coins. Ang good condition po nito, magkakahalaga na po ng 20 pesos. At yung uncirculated po nito, yung bago, nagkakahalaga po ng 98 pesos. So ganun din po yung year 1974. Nasa 65 million din po na piraso ang ginawa dito. So asahan din po na ganun din yung value. Mababa din po. Yung good condition nito, hanggang sa uncirculated. So ayan po, makikita naman ninyo, 14 pesos. May 15 pesos sa fine condition, sa extra fine condition, at yung bago nito, yung uncirculated, nasa 59 pesos po. Ayan. At ang proof na year 1974, 1 peso, nasa 10,000 lang po yung mintage nito. So ito yung bihira dahil napakakunti lang po ng ginawa dito. So paano natin malalaman mga idol ang proof coins na year 1974 na 1 peso? Bali ito lang yung wala pa sa atin, yung proof coins na 1974. So ang mga nakikita nyo ngayon, yan po, mga common po. So ang proof coins mga idol ay mirror penis. Kung makikita nyo ito sa personal, parang salamin na ito sa ganda. So kitang kita po ang details nito, katulad po ng nasa larawan. So yan po yung proof coin na year 1974, 1 piso. Wala po kayong makikitang upod o gastado dito
sa mga prop coins. So ang prop na year 1974 ang piso kadalasan ay nasa set o tinatawag na prop set, mga idol. Yan po. At uncirculated din po ang condition ng mga prop. Hindi talaga ito ginawa para gamitin sa circulation. So ito po ay kinokolekta, mga idol, at binibili for collection po. Pero maaari ka pa rin makakita ng mga circulated na proof. At ito yung tinatawag na impaired proof. So ito yung wala na sa lagayan o nakahiwalay na doon sa set. So ang value po ng year 1974 na mga proof coins ay umaabot din po ng 1,000 ang isa. So ito yung mga impaired proof o yung mga wala na sa kanyang lagayan o nakahiwalay na nga po o wala na sa set. At kapag ang year 1974 proof coins ay nasa set pa, ito po ay umaabot 1,500 hanggang 3,000. So depende po yan sa nagbebenta. At isa ito sa mga hinahanap po natin at binibili ngayon sa year 1974 1 piso na proof coin, katulad po ng nakikita nyo ngayon dyan sa larawan. So hindi na po nakakapagtaka, mga idol, na hanggang sa ngayon, paglipas po ng maraming taon, hindi pa rin tumataas ang value itong mga hawak po natin na mga 1 piso po. Ayan. So may value naman ito, kaya lang nakadepende po sa condition po ng barya kung ito ba ay circulated na o uncirculated. So ibig sabihin po ng circulated, umikot na o dumaan na ito sa sirkulasyon, katulad po ng hawak natin ngayon. Yan po. Kadalasan makikita po natin dito mga upod na o may gasgas na, mga idol, katulad po nito. Ayan. Yan po. Mga luma na at wala na pong luster o yung kinang ang mga barya. Ayan. So kahit anong linis ang gawin mo dito, mga idol, hindi na po may babalik yung dating itsura nito o yung original na ganda po ng 1 piso. So mas maigi, mas maganda, wag na po linisin ito, mga ganito. So ito po yung mga linis, mga idol, oh. So wala rin po, hindi rin po nabalik sa dating original po na itsura. Yung iba kasi naglilinis po nito para makabenta, para masabi po na bago yung 1 piso. Pero hindi nila alam, alam na alam po yan ng mga coin collector kung nilinis po ito o hindi. Yan po. So may value pa rin naman po yung mga gantong condition, mga idol, na pwedeng bilhin 5 pesos hanggang 30 pesos. So depende po yan sa condition po ng barya. So ang tanong lang po, kung may bibili ba na coin collector dito sa hawak po natin na 1 piso. At yung uncirculated po, mga idol, ibig sabihin ito yung bago na makikinang pa at may original na luster na makikita dito. So meron po tayong sample ng mga uncirculated o bagong barya, katulad po nito, mga idol. So ganito po yung itsura ng mga uncirculated o yung mga bagong barya. Kitang kita na buo po yung mga details nya, yung mga letra na makikita po dito. Yan po. So ito yung mga binibili po natin ngayon dito sa mga 1 piso, yung mga uncirculated po. Ibig sabihin yung bago po nito. So para mas malinaw sa inyo kung ano yung binibili natin dito at kung ano nga ba ulit yung ibig sabihin ng mga uncirculated. So ito yung barya na hindi pa umiikot sa sirkulasyon, mga idol. So ibig sabihin hindi pa ito nagpasalin-salin o nagpasa-pasa sa mga kamay ng tao. Sa madaling sabi, ito ay bago, mga idol. So bibilihin po natin ang year 1972 at year 1974 sa halagang
sa halagang 100 pesos yung year 1972, mga idol. At ang year 1974 po na 1 piso, pwede po natin bilhin 60 pesos po ang isa. So ang kailangan po natin 5 pieces po na year 1972 at year 1974 na 1 piso, mga idol. Ayan po. At hindi po tayo bumibili o isa o dalawa nito, mga 1 piso. So ang bilibili po natin dito dapat minimum na 5 piraso. Kahit anong year po, mga idol, dito sa mga 1 piso. So yan po, bibilhin po natin. Minimum po 5 pieces. At kaya po tayo bumibili nito, mga 1 piso, dahil wala pa tayong hawak na mga bago nito. So gusto ko lang po magkaroon ng personal na collection nito, yung mga bago po na 1 piso. So kung meron po kayo nito, ipakita lang po yung larawan. So yan po, ipakita lang po ninyo yung larawan nito. So dapat, mga idol, bago po yung 1 piso. Yan po. Kung meron po kayong hawak ng mga ganitong bago, bibilhin po natin. Kung wala naman po, okay lang po. Wala pong magiging problema. Yan po. At hindi rin po tayo bumibili ng maramihan nito, mga idol, lalo na po yung mga ganitong kondisyon ng barya. So hindi po tayo bumibili ng mga ganitong kondisyon na mga barya na ganitong klase po. So yun lang po, mga idol, at huwag din po maniniwala na malaki ang halaga nito, lalo na doon sa mga nagsasabi nito sa Facebook na mataas daw po ang value nito at binibili nila ito sa mataas na halaga. Ayan po. So tumataas lang po ang value nito kung ito po ay may makikitang mga bihirang error, katulad po ng clip planchet error o off-center error, katulad po ng nakikita nyo ngayon dyan sa larawan. So yan po yung pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value na pwedeng bilhin sa mataas na halaga. So yan po yung legit na binibili. At isa rin po tayo sa naghahanap nito at bumibili mga bihirang error dito sa year 1972 at year 1974, 1 piso. So yan po. At kasama na rin po sa binibili natin ay ang year 1974 na prop coin na 1 piso. So hanggang dito na lang po, mga idol. Maraming salamat. Bye, bye.